Magandang hapon mga kaibigan. Ang topic ko ngayon is about hypertension or high blood. Ito na yung pangalawang pagkakataon na i-discuss ko ito sa video. Napakahalaga kasi itong topic na ito. In my experience, I can call hypertension or high blood as the mother of many serious diseases. Okay? So, ito, may ginawa akong illustration. Nandyan yung condition, high blood. Magiging inahan ito ng maraming sakit. Okay, dito tayo. Effects. Kung mapabayaan mo ang hypertension mo, that will lead to stroke, okay, heart attack, kidney failure, diabetes, loss of vision, erectile dysfunction or loss of sex drive, and many more. Okay? So, delikado. Itong i-share ko sa inyo is just my experience. I'm not an expert in this topic dahil hindi man ako doktor. Kaya lang, nag-self-study ako kasi I've been affected with this health problem for more than 14 years. Okay? So, bakit tayo nagkakaroon ng high blood pressure? Anong causes? Number one, unhealthy diet. Yung tawag kong M3. Pag ang pagkain mo ay mahilig ka ng maalat, mataba, at saka matamis. Yung sobra, nako, magkakaroon ka nitong sakit nito. Kasama na rin dyan ang naninigarilyo at sobrang inom ng alak. Okay. Another one, lack of exercise. Lack of sleep. Makaka-high blood yan. Kasama rin yung heredity, namamana. Ito, napakalaking dahilan nito. Kung nagkakaroon ka ng stress or worry. Another one, kung nagagalit ka. Then, dugtong-dugtong nito. Bakit ka nagagalit? Kasi hindi ka makapagpatawad. Bakit hindi ka nakakapagpatawad? Dahil kulang ka ng pagtitiwala sa Diyos. Yan, nakaka-high blood yan, mga kapatid. Okay, ano naman yung mga symptoms? Ano yung mga palatandaan maliban sa iyong blood pressure na 140-90? Delikado na yan. So, pag nagpa-BP ka, umabot ka ng 140-90, uy, bantayan mo na ang sarili mo. Kaya lang, maliban sa BP, ito ang bantayan mo ng mga symptoms. Sampo ito. Nahihilo. Naranasan kito noon. Madaling mapagod. Naranasan ko rin yan noon. Sakit sa likod. Naranasan ko yan. Ito. Palaging sumasakit ang ulo. Sumasakit ang dibdib sa kaliwang dibdib. Short ka sa paghinga. Nausea or vomiting. Blurry vision, yung mahinang paningin mo. Nosebleed, dumudugo ang ilong mo. Ito, matindi ito, nothing. Ano ibig kong sabihin kung nothing? Wala ka itong 1 to 9 nga symptoms. Kala mo, okay ka na? Hindi. Kahit wala kang nararamdaman yung 1 to 9 na yan, nothing nga. Delikado pa rin once na ang BP mo nag 140-90 pataas na. Lalo na sa mga senior citizen na katulad ko. Kaya ako, sa awa ng Diyos ngayon, wala na ako niyan yung 1 to 9, kaya lang ito ako sa nothing, kaya hindi ako magkumpiyansa. Okay, how did I treat my hypertension problem for almost 14 years? Again, sa akin lang ito ah. Please, research on your own, consult your doctor, delikado. Anong ginawa ko? Ang nangyari sa akin, it might not be good to you, kaya disclaimer ito. Ang ginawa ko, mga kapatid, tinigil ko yung aking mga medication. Siguro, 3-4 na tableta ang aking iniinom. Tinigil ko kasi, napag-alaman ko, yung mga maintenance medicine, hindi yan makakatigil sa sakit na hypertension or high blood. Ganito kasi yan. Yung daluyan ng ating dugo, blood vessels. Nung bata pa tayo, maluwag pa yan, kaya mababa yung ating BP. Sa pagtanda natin, or yung mga unhealthy diet, unhealthy lifestyle, gumaganyan. Sumisikip, kaya mataas yung BP. Ngayon, nag-take-in ka ng maintenance, 24 hours lang pala yan ang effectivity.
nag-take in ka ngayon, lumuwag. Gumanda yung BP mo. After 24 hours, sumikip ulit. Di, mag-take in ka na naman. Ako, halos 14 years ako na open-close. Ah, delikado. Kasi, sa sige kang mag-take in ng maintenance, masisira ang iyong internal organ. So, ako, I stop all my medications. Then, I deal squarely with the causes. Dito. Ito na yung napag-alaman. So, dati, mahilig ako sa maalat, matamis, sa mataba. Ay, hindi na ako kumain nun. Umiwas na ako. Kulang ako nag-exercise nun. Ngayon, everyday na ako nag-exercise. Maraming gabi noon, kulang ako ng sleep. Ngayon, matutulog na ako ng maga. I see to it that I have plenty of sleep. Wala na akong magagawa sa heredity. Nasalahin namin yan. Iyan, madali akong ma-stress, ma-worry. Ngayon, hindi na. Anger, kinokontrol ko na yung anger ko. Madali na lang akong magpatawad. Kasi nagagalit ako pag may nagkakamali. Ngayon, patawarin. Yan, dinagdagan ko yung trust ko ng Panginoon. So, that's what I did. I deal squarely with the issues. Okay, last na lang. I will share to you two verses. 1 Corinthians 3:16 and 17 and Romans 12:1. Anong sinasabi ng mga verse na yan? Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas para gawin ang lahat ng mga ito. Okay, sa 1 Corinthians, sabi doon, hindi niyo ba alam na ang balang Espiritu Santo, ang Holy Spirit, dwells in you. You are the temple of God. Kung sino man ang sisira sa templo ng Diyos, sisirain din siya ng Diyos. So ngayon, ayoko nang magkain ng mga masasama sa pagkain ko. Kahit masarap, kailang masama, ayoko na. Kasi sinisira ko ang templo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, natitirhan healthy body. Kaya itong Romans 12:1, sabi diyan, present your bodies as a living sacrifice as your spiritual worship. Wow! Nakita ko, if I take care of my health of my body, soul and spirit, magiging healthy ako, it's an honoring, an act of worship, an act of honor to God. Kaya, ginagawa ko yan every day, exercise and everything na dapat kong gawin kasi I want to worship God in my body by being healthy. So, yan lang po. Maraming salamat.